So, what's up once again mga kabloom and welcome back muli sa ating YouTube channel. Yun nga guys, no, ang vlog po natin ngayon is paano natin gamitin ang ating bagong biling washing machine sa madaling paraan. Kung nga po umpisan yung aking paglalaba, no, shout out po muna sa aking mga subscribers. In particular to sa mga nanay, no, ang mga viewers ko, 90% ng mga nanonood po sa akin is mga nanay po. So mga mommies, maraming salamat po sa pagsuporta po sa akin. So by the way guys, no, ang gamit po nating washing machine is LG. Pero hindi po sponsored ni LG po ito, no. Although marami na tayong marami na tayong vlog about LG washing machine. LG baka naman, no. So, yun na nga guys, no, ang vlog po natin ngayon is para sa mga may bagong bili na washing machine at bagong gagamit na ng washing machine na akala po nila is mahirap po gamitin. So, ituturo natin yung mabilis na paraan kung paano natin gamitin. So, yun nga po, pagka-open po natin sa bago po nating biling washing machine, makikita po natin na maraming buttons na pinipindot na kagaya po nito. So, akala po natin napaka-komplikado pong gamitin pero may paraan po dyan. Mas madaling gamitin. A few minutes later. Although guys, no, pwede naman po nating i-manual set gamitin yung mga buttons na to to change the wash cycle. So, for example, pwede po nating baguhin yung water level. Pwede po nating gawing hanggang 6. Yan. And yung wash niya, yung time, pwede po nating baguhin. Pwede nating i-max 25 minutes. And then yung rinse niya, pwede po nating gawing tatlong beses. Yan. Pwedeng dalawa. Isa. Or yun nga, yung tatlo. And then yung spin cycle niya, pwede po nating i-high. Or low. Yan. A few minutes later. Depende naman po sa lalabahan po nating damit, no, sa ating washing machine. So, yun guys, no, mabalik po tayo sa pag-manual set ng ating lalabhang damit. Depende naman kasi yan sa lalabahan po natin. Kagaya po nito, punta tayo sa program 1, no. Kunwari, ang lalabhan po natin is normal lang yung siguro sabihin natin pang bahay o medyo light lang yung lalabhan pa natin. Ilagay natin sa normal. And then, kung ibang klase naman, kunwari, wall, o kaya yung yari sa balahibo ng tupa yung damit na lalabhan po natin, ilagay natin sa wall. And then, kung medyo blanket or blanket po yung lalabhan po natin, ilagay natin sa duvet or duvet. Ano ba yung tamang pronunciation dyan? So, kung pang school care naman, yung uniform sa school, ilagay natin sa school care. Yun. Yun yung mga sample. Yung vlog natin guys, no, hindi lang naman for LG. So, applicable po yan sa lahat ng brand. Na iba lang po yung terminology and looks ng buttons. Pero, ganun pa rin naman yung functions. So, yun guys, medyo mahaba-haba na po yung ating vlog. Kaya, mag-start na tayong maglaba. So, ito po yung lalabhan po natin. Yan. Ilagay na natin sa loob ng tub. So, ang medyo malaki na lalabahan po natin ngayon is yung bedsheet. Ito po yun. At saka yung tuwalya, guys. Ito. Ayan. Bago po natin i-power on yung ating washing machine, make it sure lang na nakakonect na po yung inlet hose sa ating faucet. Ayan. And buong cycle po ng paglalaba, naka-open lang yung ating faucet. Bukod guys sa inlet hose natin dito sa faucet, no, dapat importante na nakababa na rin po yung drain ng ating washing machine. Ayan. Ayan po siya. Yung power cord ng ating washing machine guys is ito po. Gumamit po tayo ng extension. So pwede po yan gamitan ng extension. Eto na guys, nakaset na lahat. So kagaya ng sabi natin kanina, paano natin gamitin ang ating washing machine sa madaling paraan. Pinaka-importante sa lahat, bago tayo mag-start, maglagay po muna tayo ng sabon. Since ganito po yung lalabhan po natin, maglalagay po tayo ng tatlong takal na punong-puno. Yan.
So kung gusto niyo magdagdag po ng sabon mamaya, no, pwede naman po dito na sa gitna ng tub, diyan niyo na po ilagay. Bukod sa naglagay po tayo ng sabon, no, mamaya maglalagay din po tayo ng Sonrox, yung pang may kulay na damit na Sonrox. And then ang importante sa lahat, dahil sa klase ng nilabhan po natin na damit ngayon, yung tuwalya, yung bedsheet, at saka mga punda ng unan, ito po yun, sikreto ng mga nanay. Alam po yan. Suka. So, ito yung makakatulong para mabango po yung nilabhan po natin. Ganito lang po kasimple yung gagawin po natin. I-power on lang po natin yung ating washing machine. And then, pindutin natin yung start. Yan. Yan. So, yan lang guys, no? Kung napapansin nyo po, si washing machine, ina-analyze niya yung kung ano yung lalabhan niya. Yan. Yan. So, sinisense niya kung anong klase, gaano kabigat yung lalabhan niya. Dito guys, si washing machine na ang bahala mag-set ng tamang oras. Yan. Ilang beses na magbanlaw. Yan. At ilang beses po siyang mag-spin. Yan. So, for now, naglalagay po siya ng tubig. Yan. So, wala po tayong ginalaw po, no? Hindi po tayo nag-manual set. Kagaya ng sample natin kanina. So, i-check po natin yung water level niya na nilagay is number 4 lang. Yung minutes, kung ilang minutes po niya lalabhan, 15 lang. 15 minutes. So, kung yun, ilang beses siya magbabanlaw, 2 beses lang. Yan. And then, yung spin cycle niya, nakalagay lang po siya sa mid. Yan, mid. So, with that, pwede mo nang hayaan si washing machine na siya na mismo yung maglaba. Babalikan mo na lang yan pagkatapos. So, sa tingin ko, no, pwede na tayo maglagay ng Sonrox. Yan. Pati yung suka, ilagay na rin po natin. Post muna tayo, open natin. Kasi ito na, nakapaglagay na siya ng tubig. Sa mga gustong ay isabay na yung Sonrox sa paglagay ng sabon, no, pwede naman guys. Kasi ito, ang gamit naman po natin is pang may kulay na na damit na Sonrox. Okay lang po yun kahit walang tubig. Dito na po sa mismong tub natin ilagay. And then guys, ilagay na natin yung suka. Ayan. Start po natin kasi pinose natin kanina. Ayan. Yun na. Wash cycle na yung ginagawa. Yun guys, kumbaga, no, pwede po tayong gumawa ng ibang bagay habang naglalaba po tayo. Pwede rin po tayong manood ng TV muna. Pwede tayong magluto ng ulam. Pwede po tayong magsaing. Or kung gusto mong makipagkwentuhan sa labas, pwede kang maging maritis muna sa labas habang naglalaba. So pagbalik mo, tapos na yung nilalabhan mo and isasampay mo na lang. So i-check po natin, no, bali ang natira na lang po is 38 minutes. I-pause muna natin. Check natin sa log. So, yan. So, mamaya bago po matapos, pagka nagbanlaw na po siya, maglalagay din po tayo ng downy. Yan, para mas mabango. So, update guys, no? Bali, 19 minutes na lang and andito siya sa last na banlaw. Yan. Yan. So, maglalagay po tayo ng Fabcon. So, ang gagawin natin, pause muna tayo. And then, open natin. Yan. Naglalagay po siya ng tubig so far. And then, ito na. Maglalagay po tayo ng Fabcon. Yan. Dimiyan natin ng konti. Yan. So, yung paglagay ng Fabcon, guys, no, pwede naman po natin ilagay sa una pa lang yung paglagay po natin. Isasabay po natin sa paglagay ng powder, yung Sonrox or yung bleach, and then dito po natin ilalagay yung Fabcon. Sa unang banlaw po nito, itong washing machine natin, yung daloy ng tubig tumatapat po dito. So, kusa po siyang
madidispense sa inilagay po natin yung inilagay po nating fabcon. So okay lang na sa una pa lang ilalagay na po natin. So ito na. Start po tayo. Itutuloy niya yan. Yan. A few minutes later. 1 minute na lang, no? Tapos na po ito. Ito guys. Nag-beep sounds. So tapos na siya. Open natin. Tanggalin natin yung ating nilabhan. So hanggang dito na lang yung ating vlog guys. I hope na nakatulong po sa inyo itong vlog natin about sa madaling paggamit ng ating bagong biling washing machine. So maraming salamat. Bye!